Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-6 sa buwan ng Hulyo taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, fake rice di ubra sa Oriental Mindoro ayon sa NFA. Top 10 sa drug watch list ng Calapan City, huli sa buy bust. Bayanihan sa selebrasyon ng 3rd taong anibersaryo ng Newsline City Talk, sama-samang ibinahagi sa Bayan ng Nauhan, Bako at sa lungsod ng Calapan. At sa detalye ng ating mga balita, isa na namang pinaghihinala ang tulak ang nahulog sa kamay ng Calapan City Police Station sa isinagawa nitong by-bust operation bandang alas 9:20 ng gabi, 2 ng buwang kasalukuyan sa Barangay San Antonio, lungsod ng Calapan. Kinilalang suspect na si Melchor Madrigal, Mayo alas Tuklaw, 48 anyos at residente ng nasabing barangay. Isang sachet ang hinihinalang shabu ang nabili nito ng nagpanggap na buyer sa halagang 1,000 piso. Si Mayo ang number 10 sa listahan ng drug watch list ng nasabing istasyon at nahaharap ito sa kaso ng paglabag sa Public Act 9165. Samantala, ang naturang by-bust operation ay pinangunahan ni Police Inspector Jude Nicolasora at Police Inspector Mary Ann V. Maramag, Intelligence at Operation Officers ng Calapan City Police Station sa supervision ni Chief of Police Superintendent J.C. Stolentino. Samantala, mula nang maupo bilang pinuno ng Calapan City Police Station noong January 22, 2015, ang pagtugi sa mga pinaghihinalaang tulak ng ilegal na droga ang isa sa mga kaagad na tinutukan ni Police Superintendent J.C. Stolentino. Naging kapansin-pansin ang sunod-sunod na operasyon ng kanilang istasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng iba't ibang personalidad at kumpiskasyon ng mga ilegal na droga. Sa pinakahuling accomplishment report ng nasabing istasyon, malaking itinaas ng bilang ng mga anti-illegal drugs operation mula noong taong 2013 hanggang Hunyo 2015. Noong 2013, 3 anti-illegal drugs operation lamang ang naisagawa kung saan nahuli ang 6 na katao, habang nitong 2014 naman, 7 lamang ang operasyon na nagresulta sa pag-aresto ng 7 katao at kumpiskasyon ng 32,500 pesos na halaga ng ilegal na droga. Ang mga nasabing bilang ay umakyat sa 21 ang anti-illegal drugs operation nitong Enero hanggang Hunyo 2015. Ang mga naturang operasyon ay isinagawa sa panguna ng Calapan City Police Station, habang 33 katao ang kinasuhan, kabilang na ang ilang nasa drug watch list at tinatayang nasa mayigit 400,000 pisong halaga naman ng ilegal na droga ang nakumpiska. May tuturing na pinakamalaking accomplishment ng Calapan City Police Station para sa unang 6 na buwan ng kasalukuyang taon ang search operation na ginawa nito sa isang pau-paong bahay sa Barangay Lazareto noong 31 ng Marso, kung saan nasa 41.77 grams na ilegal na droga ang nakumpiska. Samantala, nauna nang sinabi ni Police Superintendent Tolentino na ang kooperasyon ng mamamayan at opisyales ng barangay ang pinakamahalaga upang makamit ang hangaring masugpo na ang problema sa ilegal na droga sa lungsod ng Calapan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood.
look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Diobra sa ating lalawigan ang fake rice. Ito ang pahayag ng National Food Authority sa Newsline team sa gitna ng issue ng pagkalat ng teken bigas sa ilang probinsya sa bansa. Ikatatlo ng Hulyo nang magsagawa ang NFA ng inspeksyon sa pamilyang lungsod ng Calapan sa pangunan ni NFA Provincial Manager Nestor Balina upang siguruhin ang kalidad ng bigas na binebenta dito at masiguro din na hindi pa nakakapasok ang fake rice sa ating palengke. Malinawaan nila sa mga retailer sa lalawigan na malaking kaparusahan ang posible nilang karapin sakaling mahuli sila na nagbebenta ng fake rice. At automatiko rin anilang ipapataw ng NFA ang lifetime ban. Naniniwala naman ang naturang ahensya na batid ng mga retailers na hindi papatok sa lalawigan ng fake rice, lalo pat sapat at magandang kalidad ng bigas sa ating probinsya. Samantala, kaninang umaga, ika-6 ng buwan ng Hulyo, mahigit sa 1 kilong fake rice na nakatambak sa basurahan malapit sa may palengke ang nakita at agad na ipinagbigay alam sa NFA. Matapos matanggap ang report, agad namang nagsagawa ng inspeksyon ng NFA sa pamilihan. Dito, siniguro ng naturang ahensya na wala pang kumakalat na fake rice sa ating palengke at naniniwala silang di ito makakapasok sa ating lalawigan. Merong nagpunta sa office kanina ng umaga at ayan po ay nakanggap sa aming assistant manager Roger Lumpas at binigay po sa akin ngayon yung umaga at binigay po agad namin ng action. Ipansin ang issue na yan. Pinuntahan po namin ngayon kasama po ang aming grupo. Una-una po yung aming investigador, yung aming pong-squad, aspire, para malaman po natin kung ano yan. At ayon po sa aming pagtatanong, yan po ay nakita daw po sa isang basurahan at yun po nakakita ay ibinigay nga po sa ating mga retailers at yun naman po mga retailers ay nagbigay din po ng pagtulong sa NFA at pinabigay po sa amin at pinakita po sa amin ang bigas niya. Sa tingin po, sa pagkatasabi, sa balita na sinabi po sa amin ay humigit ko muna ngayon isang Isang kilo na. Isang kilo. Kaya sa tingin po namin, ay talagang hindi pa lang po talaga kumakalat yan o mayroong nagbebenta po sa ating palengke. Hindi sigurado po namin na yan po ititingnan namin at aming minamanmanan sa lahat po ng ating mga retailers. Samantala, palaisipan pa rin sa NFA hanggang sa kasalukuyan ang pagkakatapon sa basurahan ng fake rice. Ayon kay NFA Assistant Provincial Manager Rogelio Lumpas, posibleng gusto lamang ng mga taong nasa likod ng sindikato ng fake rice na iligaw ang investigasyon na nakatutok sa ngayon sa lalawigan ng Davao. Maari rin anilang sinubukan rin nilang ipasok ito sa lalawigan at dahil sa hindi naman kinagat ng mga retailers kung kaya't ligtas pa rin ang mga Mindoreño sa kumakalat na pekeng bigas.
paglilinaw ni ATM Lumpas. Ibeberipika pa sa kanilang regional office ang nakitang bigas at dito pa lang nila makukumpirma kung ito nga ba ay napapaulat na kumakalat na fake rice sa bansa. Pwede rin po nga yan isang pamaraan para ma-divert ang attention ng mga otoridad natin ng industriya. Di ba sa Davao yan, kung medyo makabawasan attention doon, narito, kahit hindi totoo, ito pa po sa kanila. Pero hindi sila magtatanggol pa yun. Sa kasalukuyan ay may 30 retailers na nakarehistro sa NFA at may git sa 400 naman sa buong rehiyon. Sinisiguro ng NFA na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ito upang mapangalagaan at masiguro na dekalidad at ligtas ang bigas sa lalawigan. Hindi rin anila pumapalya ang kanilang ahensya sa araw-araw na inspeksyon at minsan pa nga ay 2 beses na sa isang araw simula nang pumutok ang balitang pagkalat ng fake rice. Payo ng NFA sa publiko na huwag maalarma o magpanik dahil sigurado anila na hindi uubra sa lalawigan ng Mindoro na tinaguri ang rice granary ng bansa ang peking bigas. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCT. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 250 mag-aral na katutubong mangyan ng Casillon Elementary School sa Bayan ng Bako, 100 mahihirap na pamilya sa Barangay San Antonio ng Nauhan at 29 na lolo at lola sa Ruga Kapatid Foundation sa lungsod ng Calapan. Sila mga taong napiling makasama at maging bahagi ng outreach program ng Newsline City Talk sa 3rd anibersaryo nito ngayong taon. Sa buong produksyon ng City Talk, kasama rin ang isinagawang outreach program ng ilang empleyado sa pangunan ni na TVNet President Romy Medina, Vice President Jimmy To at Board of Directors na sina Henry Tan at Osias Navarro. Natukoy ng programa na maging beneficiaryo ang Barangay San Antonio sa Bayan ng Nauhan dahil na rin sa dinaranas na hirap ng naturang barangay. Isang coastal community, malimit na bahain kahit walang ulan at walang alternatibong pagkakakitaan ang mga residente. Sa 180 pamilyang naninirahan dito, 100 pamilya na pinatunayang nangangailangan ang naging benepisyaryo ng nasabing programa. Tumanggap ang bawat isang pamilya ng 4 kilong bigas, 5 pirasong noodles at 5 pirasong canned goods. Ang mga bata kinakitaan rin ng saya at tuwa sa munting regalong candies na tinanggap mula sa City Talk. Samantala, isang misang pasasalamat naman ang naging huling bahagi ng outreach program ng City Talk sa Aruga Kapatid Foundation sa Barangay Managpi, Lungsod ng Calapan. Isa ang Aruga Kapatid na naging bahagi at nagsilbing inspirasyon sa produksyon upang magpatuloy at higit na magsumikap upang makapaglingkod sa kapwa. Pasasalamat ang pinaabot ng programang Newsline City Talk sa lahat ng mga nag-abot ng kanilang tulong at suporta para sa isang makabuluhang gawain at selebrasyon.
Magbabalik po ang TVNet Newsline. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Hindi mabibili ang ngiti sa labi ng mga batang mag-aaral ng Casilon Elementary School matapos na tumanggap ng mga pagkain at gamit sa eskwela mula sa Newsline City Talk umaga nitong ika-apat ng buwang kasalukuyan. Isang naturang eskwelahan na matatagpuan sa Barangay Dulangan 3, Bako sa mga benepisyaryo ng outreach program ng Newsline City Talk sa pagdiriwang ng ikatlong anibersaryo nito. 250 mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 ang tumanggap ng mga school supplies at pagkain. May ilang gamit rin sa pagtuturo, bigas at canned goods na ipinagkaloob naman sa pamunuan ng eskwelahan sa panguna ng punong guro dito na si Cecilia Ramos. Maliban sa pagkain, gamit sa pag-aaral ang kalimitang nagiging dahilan ng hindi pagpasok ng mga katutubong mangyan sa eskwela. Hindi madali para sa kanila ang bumili ng mga notebooks, papel at lapis o ballpen, kaya naman labis ang kanilang kasiyahan sa regalong handog sa kanila ng Newsline City Talk kasama ang pamilya ng Tamar Vision Network Incorporated sa panguna ng ilan sa mga directors nito, gaya ni na President Romeo Medina, Vice President Jimmy To at Auditor Henry Tan. Nagpakita rin ng suporta sa programa si Vice Mayor Eric Castillo ng Bako, habang nagbigay naman ng seguridad ang Bako Municipal Police Station sa panguna ni Chief of Police Inspector Russell Tulyao. Samantala, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kauna-unahang outreach program ng Newsline City Talk. Mabuhay po tayong lahat! Sa ating public service, ipinababatid sa publiko na ang pasahe sa tricycle sa lungsod ng Calapan ay ibabalik na muli sa halagang 10 piso epektibo sa darating na 12 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ay bunsod ng pagpalo ng presyo ng unleaded gas sa halagang 40 pesos base na rin sa itinatakda ng City Ordinance No. 37 on Comprehensive Traffic Management Ordinance. Ganunpaman, ayon sa pamalang lungsod, sakali mang magkaroon ng rollback o pagbaba ng presyo ng gasolina sa mga susunod na araw, ay posible rin itong makansela o pansamantalang mapigil ang pagpapatupad. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto, na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.